Morning po sa inyo mga kabahay, and nandito po tayo ngayon sa Antipolo or Mayamot Antipolo po para i-feature po sa inyo yung pinakabagong project natin. So hello Mr. Hi guys, happy po si Mr. Hi guys ngayon. So sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga videos natin, and please follow our Facebook page for more videos. So right now, we have a new project dito. This is 6.8 million pesos po. Ang lote nito is 64, tapos ang floor po niya is 117. So kung mapapansin nyo po, this is single attached. Then sa likod po, may isa pa tayong unit. So 2 units po ito na single attached po. Now, siyempre may mga tanong din po tayo kung binaha po ba yung location. Nagtanong-tanong din po tayo sa mga kapitbahay, bumaha po dito sa part na to. Pero, since naka-elevate naman yung bahay, hindi po umabot mismo sa loob. So, as per them, hanggang dito po, sa mga tuhod, below the knee. Ayan. So, ito yung knee ko. Dito po. So, below the knee po yung abot, no? Nung ating bagyong Ulysses dati, nung nakaraan lang. So, ayan. Then, ito, pasukin na natin tong bahay kasi tapos na siya. And pwede na nating makita yung interior niya. And then, in terms of location-wise, Marcos Highway, paglabas mo lang dyan. Okay? Marcos Highway, SM Masinag, Robinson's Mall, Santa Lucia, yan. Then, of course, yung bago nating tayo na SM, bagong tayong LRT station dito sa may SM Masinag, malapit lang po or walking distance lang po. So, tara po, pasukin natin. So, meron siya dito yung pedestrian gate. Then, you have another gate dito para for your parking space. So, isa pong kotse yung kasya dito sa part na to. Then, over here, dun po yung pedestrian gate kanina papunta dun sa ating main gate. So, dito, maganda nito sa part na to. Pwede ka maglagay ng mga halaman since may space ka na para dito. And then, dito naman po. So, napansin niyo mga kabahay, no? Naka-elevate siya. Ayan. So, hindi siya pumasok doon sa ating loob. Especially kung nakapapansin nyo, naka-elevate din, no? Yung papunta doon sa ating main door. So, tara. Tingnan muna natin to. So, meron po kayo dito ang dirty kitchen. Open po yan. Okay. So, 6.8 million pesos, no? Napaka, ano po yan? Napaka gandang presyo in terms of house and lot dito within SM Masinag. Now, let's proceed dito sa loob ng bahay. And check din natin, no? So, this is bricks. Yan. Ganda ng pagkakadesign. So, let's go. Pasok tayo dito sa ating bahay. So, ito po is your living area, your dining area, and you have your kitchen. So, yung kitchen mo, you have upper and lower cabinet na rin. And then, they have a drop light. I think, boss, no, yung drop light, i-adjust pa yan, no? So, this drop light naman po, pwedeng i-adjust yan. Especially kung gaano po kataas or kataas yung ating table or dining table. So, proceed tayo sa loob para mas makita natin yung view, no? So, over here is yung view ng ating bahay. Ayan. Alright. Okay. So, dito may service area ka rin, no? Open din naman yung service area hanggang taas. And then, you have your... this is the powder room. Hindi lang natin mabuksan. Tapos, I think ang layout kasi nito, dito yung dining area mo, tapos dito yung living area mo. Kasi may mga outlet na rin. So, up to you naman kung saan part mo ilalagay yung living or entertainment space or your dining table po. Okay, I think pwede naman siyang ipagpalit, no? Okay.
Now, let's proceed po sa itaas para makita natin yung mga kwarto. Yan. So, dito po, pagtaas natin, you have a hallway. So, first is our first room. So, tingnan natin siya. Maganda. Oh, tingnan yung ceiling, mga kabahay. Ang ganda. Ganda nga, ano? Okay yung presyo, be. 6.8. Huh? 6.8. Uy. Yes. Pre-VR? Yes. Ilan mo sa ano yung client natin? Yeah, isi-send ko to sa buyer natin. So, ito po, meron ka ditong space for your walk-in closet. So, kayo na pong bahala mag-design, no? And then, ito naman po yung ating toilet and bath. Ang laki ng space ng walk-in closet mo dito. Lagi ka naman cabinets in your table or office area po. Pwede po dito. Tapos, malawak din naman po yung master bedroom mo wherein pwedeng kahit anong sizes po, no? No ating bed. Pwede. And isa sa mga nagustuhan ni Mr. Hway, guys, yung ceiling din natin. Ang ganda ng pagkaka-design or yung pagkaka-interior po nito. Now, syempre, sa master bedroom, hindi po nawawala ang ating balcony. Okay. So, yun na yata yung ano, oh, yung LRT station. Ayun. So, anong panalo sa 6.8? Yes. So, dito po, yung balcony natin, kita natin yung parking space. Then, yung parking space po natin, meron na rin siyang bubong. So, parang semi-furnished din pagkakaitsura nito eh. Kasi aircon na lang, yung ibang gamit yung dalhin mo dito sa ating bahay. Now, let's proceed po sa itaas. So, may mga rooms pa tayo dito sa itaas na i-view po natin, mga kabahay. Dalawa pa po ito. Okay? So, ito yung hallway mo. Alright? And then, you have your toilet and bath. This is common. Okay? And then, ito po. Your second room. Ganito siya kalawak. Yan. And then, dito po sa view na to, makikita niyo po yung LRT station. Ayun po. Yan. Umandar yung LRT station dyan. Ayan po. Okay? So, advantage po yan, mga kabahay. Kung gusto mo yung malapit sa transportation, paglabas mo is Marcos Highway, yan. Diba? Then, our third room, which is our last room po. So, parang kasi size din siya ng second room natin. Ayan. Okay. Alright, dito po sa part na to, makikita mo yung ano, yung station, no? That's SM. Yan, SM po yan. SM Masinag. So, walking distance lang talaga siya sa SM Masinag and LRT station, no? So, yun po, mga kabahay, if you have more questions dito sa project na to, let us know and para makapag-schedule po tayo ng site viewing. Okay po? Maraming salamat!